niyo po kalimutan mag-subscribe, like, share, at pindutin po ang bell button para maging updated po kayo sa aking next na video. So guys, ngayon mag-update naman po ako about sa vlog. So, let's start. Na nga, hinandaan niyo rin itong si Ethan ng pagkain. Para gusto kasi niyang amuhin itong bata. Kaya, pero itong si Ethan tumanggi. Ang gusto niya ay umuwi doon sa mami niya. Itong si Larry ay tinawagan niya itong si Jesse at pinapunta sa presinto pa dahil daw may ipapakita siya nito. So pagdating doon ni Jesse at yun, nakita nga niya si Amado sa presinto. So sabi ni Larry, ito daw si Amado ay handa ng maging witness laban kay Rain. Si Rain ay galit, galit na galit, tumunog yung cellphone niya at tumawag pala yung attorney niya at sinabing nagsampa na daw si Jesse ng kaso sa piskalya at may nakuha daw itong witness na nangalang si Amado. Sinto, nag-usap si Jesse at si Amado at sinabi ni Amado na napag-isip-isip niya yung mga sinabi ni Jesse na walang hanggan ang pagtulong. Kaya ngayon, handa na siyang tulungan si Jesse laban kay Rain. Pasok si Rain sa bahay at tumawag sa guard ng village pero hindi na siya makatawag dahil ito pa lang si Ethan, pinutol niya yung wire ng telepono kaya hindi siya makatawag-tawag. So sa sobrang galit niya at sinabi niya sa sarili niya na hindi kayo magiging happy family at tumawag siya sa kanyang pinsan. Itong si Bryle at si Ethan para umalis at pumunta sa bahay ni Jesse. So palabas na sila ng bahay. So nakita sila ni Rain kaya hinabol sila nito sa labas. So pagdating dun sa labas, itong si Bryle hindi na nagpatinag at sumakay na ng kotse at umalis na sila ni Ethan. Palabas ng bahay ni Jesse, dun naghihintay si Bryle at si Ethan kasi nga wala si Jesse andun sa presinto. So habang naghihintay sila, may kaguluhan na nangyari. Yung may nag-aaway. So sa takot ni Bryle na baka madamay sila sa kaguluhan, so nagpasya siyang umalis. Yun nga, si Jesse din pauwi na kaya hindi na naman sila nagkita. So yung palang kaguluhan na yun ay paka na ito ng tauhan ni Ray na si Dexter para hindi talaga magkita si Jesse at saka si Ethan. Kaya tumawag na lang siya kay Jesse at ipinialam na pumunta sila sa bahay nito at saka hindi na nila nahintay si Jesse dahil may kaguluhan na, nangyari. At sinabi ni Bryle na ibabalik na niya si Ethan sa kanya. Kaya itong si Jesse ay tuwang-tuwa kaya pumunta sila sa isang place na doon sila magkita. At yun nga, naghintay doon sila Jesse at si Larry. Akala ni Jesse na baka niloloko na naman sila ni Bryle kaya naiinip siya. Pero pagkalipas ng ilang oras, dumating itong sina Bryle at si Ethan. At yun nga, nakita na namang muli ang mag-inang si Jesse at si Ethan. Rain naman, nag-uusap sila ng kanyang pinsan at ito ay galit na galit dahil ayaw niyang maibalik si Ethan kay Jesse. Dahil itong si Ethan, kasi ito lang ang susi para mabuo ulit ang pamilya ni Jesse at saka ni Bryle. Takot na takot itong si Rain na magkabalikan si Bryle at saka si Jesse. Masayang masaya itong si Jesse dahil nakita na muli sila ni Ethan at saka itong si Bryle naman, sinusuportahan niya yung si Ethan kung anong gusto. Kaya ito namang si Rain, sobrang galit na galit. Ayaw niya talagang mabuo ang pamilya ni Bryle. Sa teaser kanina, itong si Larry ay nagpasalamat kay Bryle dahil naibalik na nga itong si Ethan kay Jesse. At saka nung pag-uwi ni Bryle sa bahay nila, nag-usap sila ni Rain at pinaalis na niya ito sa bahay nila at pinalayas na niya ito sa bahay nila. At saka ito naman si Rain, tinawagan niya ang kanyang tauhan para
ipaligpit itong si Amado. Gusto niya itong mailigpit dahil baka siya ang dahil pag ito ang mag-witness, madidiin siya sa kaso. At saka, ano ang mangyayari kaya kay Rain? Siya ba ay makukulong o itong si Amado ay matuluyan na ba? Guys, abangan natin sa ang susunod na pangyayari kung ito bang si Rain ay magtagumpay sa kanyang plano na patahimikin itong si Amado. Kaya guys, pasensya na po kung hindi po video yung aking in-upload kasi po bawal po yun. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood at thank you talaga sa mga subscriber ko. At saka God bless po sa ating lahat. At ito po si Inday Laot signing.